Iyon na po ang lahat. Si Kristo ay muling nabuhay, nananalig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, Alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, Alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanais sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Minamahal kong mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pangunahing sandigan ng ating pananampalataya. Bilang mga Kristiyano, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang muli niyang pagkabuhay ay tanda ng ganap na pagbabago ng buong nilikha. Buong galak nating ipagdiwang ang Eukaristiyang ito kung saan pinadadaloy ng Panginoon ang mga pagpapalang bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Si Kristo ay muling nabuhay. Tunay ngang siya ang ating kaliwanagan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Asan ba'y kamayapaan? Asan ba'y kamayapaan sa sama ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurian, Panginoong Diyos, sa lahat, Panginoong Yesus Kristo, buntong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Mahawa ka, mahawa ka.
sapagkat ikaw lamang ang banat at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami ay mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel
bayang sa bihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas, ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panalangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo nagtatagos sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero, nang makasundo tayo, ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong nakita? Buntot ni Kristong nabuhay, liwanag niya at kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasotan. Buhay si Kristong pag-asa, papunta siya sa Galilea. Kami sumasampalataya, buhay kang talaga, hari ng likaya, magpaspas ka. Hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Maligayang pagkabuhay po sa inyong lahat. Pakitignan mo nga yung katabi mo. Pakitignan kung buhay. Buhay ba? O meron nang nauna? Naunang natulog. Buhay po ba? Kung buhay, batiin mo. Sabihin mo, maligayang pagkabuhay. Pumalakpak ang buhay. Palakpakan natin din ang nabuhay na poong Jesus Nazareno. Buhay na naman ang simbahan ng Quiapo. Ngayon, buhay tayo. Sabihin mo, salamat sa Diyos. Ako'y buhay. Ito po ang mensaheng hatid sa atin ng pagkabuhay ng poong Jesus Nazareno ngayong Pasko ng pagkabuhay. Lahat tayo buhay at tayo ay magkakaroon ng bagong buhay. Sabihin mo nga, bagong buhay. Mayroong dalawang imahe ng bagong buhay ang ipinapakita sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Dalawang bagay na kung saan nagpapatunay na si Jesus ay muling nabuhay, na si Jesus ay nagbibigay ng bagong buhay. Una, ang imahe ng naalis ang batong panakip. Naalis
ang batong panakip. Ayon sa kwento, madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, si Maria Magdalena ay pumunta sa libingan ni Jesus. Ngunit ang kanyang nadatnan ay naalis na bato na panakip sa libingan ni Jesus. Kaya nga, bigla niyang naramdamang mayroong kakaibang nangyayari, na wala yung batong panakip sa libingan ni Jesus. Kaya ganun na lang ang takbo ni Maria Magdalena sa mga alagad ni Jesus. At ang mga alagad ni Jesus, dali-daling pumunta sa libingan ni Jesus para tingnan kung andoon ang bangkay ni Jesus. Ngunit wala silang natagpuang Jesus. Wala silang nakitang Jesus. Ganito po ang nangyayari kapag ang isang taong babad sa kasalanan, sila ay tila mga patay at walang buhay, nakakulong sa kuweba at nagtatago, nagkukubli at hindi makawala, nasa dilim at hindi malaya. Lahat ito ay dahil sa pagkakasala. Ang tao, kapag nagkakasala, tila patay, kahit buhay. Ang tao, kapag may ginagawang masama, nagkukubli sa dilim at nagtatago. Di ba nga, ang mga magnanakaw at mga nangungupit, patago kung ito ay gawin. Ang mga nandadaya o mga nangungopya, palihim kung ito ay ginagawa. Ang mga nangangaliwa, hindi ba? Hindi naman ito pinagsasabi. Pero yung mga ganitong klase ng tao at harap-harapang ginagawa, ang pagnanakaw, harap-harapan, ang pangungopya at pandaraya, harap-harapan, ang pangangaliwang harap-harapan, ang tawag natin, garapal. Di ba? Kasi ang kasamaan, ikinukubli. Ang makasalanan, nagtatago. Kaya naman, yung imahe ng naalis na batong panakip ay sumisimbolo ng bagong buhay. Dahil ibig sabihin, ikaw ay pwede nang kumawala mula sa pagkakakulong, sa pagkakasala. Pwede ka nang bumangon mula sa pagkakalibing o pagkakabaon sa kasamaan. Pwede ka nang pumunta sa liwanag mula sa dilim at mabuhay mula sa pagkamatay dulot ng kasalanan. Ito po ang hatid ni Jesus, ang alisin, ang batong tumatakip sa ating buhay para tayo ay bigyan ng bagong buhay. Sabihin mo nga, bagong buhay. Kung noong Kwaresma, ang paanyaya sa atin at imbitasyon sa atin ay magbagong buhay, kaya nga tayo pinagsisisi, pinagkukumpisal noong panahon ng Kwaresma. Dahil ngayong pagkabuhay, tayo ay bibigyan
ng bagong buhay. Tayo ay magkakaroon ng bagong buhay. Ito ang mensaheng hatid ng pagkabuhay ni Jesus. Ang alisin, ang batong tumatakip sa atin sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan. Pangalawa, ang imahe ng kayong lino. Ito po yung ginamit na pambalot sa bangkay ni Jesus, kayong lino. Ngunit, nang silipin ng mga alagad ni Jesus ang kanyang pinaglibingan, wala na ang bangkay at natiklop na ang kayong lino o ang telang pinambalot sa katawan ni Jesus. Ang kayong lino ay pambalot ng patay. Pero kapag ito ay natiklop na, kapag ito ay narolyo na, ito ay tila isang nagiging lampin. At ang lampin ay ginagamit sa isang sanggol, sa isang bagong buhay. Kaya, hindi na pambalot ng bangkay ang kayong lino, kundi pambalot sa isang bagong silang. Pambalot sa isang bagong buhay. Kaya't yung dating gamit pampatay, ngayon ipinapakita ni Jesus na ito ay gamit ng pagkabuhay. Kaya naman, ang imbitasyon sa atin ng kayong lino ay alisin. Alisin ang lahat ng bumabalot na kasalanan at kasamaan sa atin. Irolyo ito at tiklupin at itabi. Dahil tayo ay mayroon ng bagong buhay, kumawala na sa pagkukubli, kumawala sa pagkakabalot, dulot ng kasamaan. Ngunit, mangyayari lang ito sa mga taong naniniwala at tatanggap sa pangalan ni Jesus. Ito po yung sinasabi sa atin ng ating unang pagbasa. Ang kapatawaran ng kasalanan at kaligtasan ay matatamo kung tatanggapin at paniniwalaan si Jesus. Kaya nga, ang paalala ng ating ikalawang pagbasa ay isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Mga kapatid, ngayong Pasko ng pagkabuhay, tayong lahat ay binibigyan ni Jesus ng bagong buhay. Kaya, bago na, hindi na luma ang ating buhay. Huwag nang bumalik sa luma dahil tayo ngayon ay nasa bago. Hindi tayo para manatili sa dilim. Tayo ay iniligtas ng Diyos para mamuhay sa liwanag. Ito ang mensahe ng pagkabuhay ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang mamuhay sa kaliwanagan, palayo sa kadiliman. Ang pagkakaroon ng bagong buhay mula sa kamatayan. Maligayang Pasko po ng pagkabuhay sa ating lahat. Amen. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng Kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makakapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng Kanyang angkan, pakisagot po ang 3 katanungang ito. Para kayo'y makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan po ba ay tinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil po ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay tinatakwil po ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon namay, ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makakapangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal ng anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa Kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot po ang katanungang ito. Sa Diyos Amang mahapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo po ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makakapangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Yesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang Kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa Kanyang pagmamahal, pakisagot po ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, nilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama, kayo po ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makakapangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kalooban niyang buhay at pagmamahal upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Jesus, pakisagot po ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo po ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos, na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Isang pagbibinyag, isang kaming
Minamahal kong mga kapatid, ibinangon mo kami, Ama, sa panibagong buhay, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Sa pamamagitan niya, tulutan mo kami ng iyong grasya na nagdudulot ng galak at kaganapan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon na muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo na may tapang at sagisag. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod sa bayan na may takot sa Diyos, tunay na malasakit sa mga mamamayan at buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapeligiran at likas-yaman, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay bilang mga tunay na anak mo. Ama naming Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Biyayaan mo nawa kami ng panibagong pag-asa at buhay sa pamamagitan ng isang malinis, tapat at mapayapang halalan. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Naway ang mga yumao ay tanggapin sa walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos, na may likha ng lahat ng bagay sa bisari ng tagumpay ni Kristo sa kapamatayan. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Sayang nagsalo,
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Sana, sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana sa kaitaasan. Sana, sana sa kaitaasan. Sana, sana sa kaitaasan. Sana, sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang mga lupain.
magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng Pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bagong buhay. Sabihin niyo nga po ulit. Yan ang regalo sa iyo ng pagkabuhay ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya't huwag nang babalik sa luma at dating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng mahapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang pusong kinamatayan ay sa gisang